Samantala, napag-isipan ni Eliot na bumalik na sa Amerika dahil nagkasakit ang kanyang mga magulang. Pumunta siya sa opisina ni Marco para magpaalam. Bro, aalis muna ako. Babalik ako sa Amerika. Kailangan ako ng mga magulang ko. Bro, ingatan mo mga pamilya mo, pati si Teresa. Ang swerte mo sa kanya. Pamamaalam ni Eliot. Bro, I'm planning magpapakasal kay Teresa. Ikaw ang best man ko. Bakit biglang uwi mo? Tanong ni Marco. Nagkasakit ang mga magulang ko. Kailangan ako nila. Sagot ni Eliot. Sige bro, mag-ingat ka. Sambit ni Marco. Umalis si Eliot at nagpabook agad ng flight pabalik sa Amerika. Samantala, si Teresa naman busy sa kanyang trabaho. Kumatok si Maricel at may binigay sa kanya na bulaklak. Kanino galing to? Tanong ni Teresa. Hindi ko alam, ma'am. Tanging sagot lang ni Maricel. Binuksan ni Teresa ang card at binasa ito. Can I invite you for a lunch? I love you so much, Marco. Napangiti naman si Teresa sa kanyang nabasa. Sobrang saya niya na maalala siya ni Marco at may bulaklak pa. Habang inaamoy ni Teresa ang bulaklak, may tumawag sa mobile niya. Natanggap mo ba ang flowers, my lovely wife? Tanong ni Marco. Ah yes, Marco, maraming salamat, sagot ni Teresa. Can I pick you up for lunch at exactly 11:30? Tanong ni Marco. Of course, I'll wait you here, sagot ni Teresa. At pinatay ang linya. Bago pumunta si Marco kay Teresa, pumunta siya sa ospital para kamustahin ang ina. Nakita niya si Doc Harold. Doc Harold, kamusta na si Mommy? Tanong ni Marco. Sir, good news. She's getting better now, sagot ni Harold. Parang nawala ang tinik sa dibdib ni Marco. Maraming salamat, Panginoon, sambit niya sa kanyang sarili. Agad siyang lumabas ng hospital at pumunta sa isang mamahaling pawn shop. Kailangan, ang pinakamahal na engagement ring ang ibibigay ko kay Teresa. Mahal na mahal ko na si Teresa at handa ko siyang pakasalan kahit sa ang simbahan, sambit ni Marco sa kanyang sarili. Pumili siya ng isang mamahaling ring na ibibigay kay Teresa at pagkatapos dali-dali siyang pumunta sa opisina ni Teresa. Hello my lovely wife, are you ready? Sabay halik sa noo ni Teresa. Where are we going? Sagot ni Teresa na parang lumundag ang puso sa sabik at ligaya. Lovely wife, can we drop by sa church? Then after that we will have a lunch, sambit ni Marco. Yes, gusto ko rin pumunta sa simbahan. Gusto ko magpasalamat sa Panginoon sa lahat-lahat, sagot ni Teresa. Lumabas sila ng opisina at ang sasakyan ni Marco ang ginamit nila papuntang simbahan. Pagdating nila sa simbahan, naalala mo pa ba nang pumunta tayo dito? Tanong ni Marco. Oo naman, di ko yun malimutan, sagot ni Teresa. Halika sa loob. Gusto kong magpasalamat sa Panginoon kahit sa daming problemang dumating sa atin, naging matatag tayo sa tulong ng Panginoon, sambit ni Marco at hinawakan ang kamay ni Teresa papasok sa loob ng simbahan. Habang lumuluhod silang dalawa, hinahawakan ni Marco ang kamay ni Teresa. Kinuha niya ang binili niyang singsing sabay suot sa ring finger ni Teresa. Teresa Vasquez, will you marry me? Halos mangiyak-ngiyak naman si Teresa, hindi niya inaasahan magpupo-pose si Marco sa kanya. Tumulo ang kanyang luha, sabay sagot, Yes Marco, yes I love you so much, sabay yakap kay Marco. Niyakap naman siya ni Marco, sabay sambit, pakakasalan kita sa simbahan, mahal na mahal kita, salamat sa lahat-lahat. I love you so much Teresa, sambit ni Marco. I love you too Marco. Sagot ni Teresa. Pagkatapos, dinala ni Marco si Teresa sa isang mamahaling restaurant. Lovely wife, pwede bang pumunta tayo sa parents mo? We will ask their blessings. Sambit ni Marco. I'm so happy, Marco, nakapag-desisyon ka na rin. Sagot ni Teresa. Pagkatapos nilang kumain, dumiretso sila sa bahay ng magulang ni Teresa. Daddy! Mommy! Sigaw ni Mariana nang makita ang kanyang mga magulang.
Agad naman niyakap ni Teresa ang anak. "Mariana, are you okay now?" tanong ni Teresa sa anak. "Yes, Mommy. Daddy, are we going to play?" "Baby, mamaya na tayong maglaro. I will talk to your grandma first," sagot ni Marco sa anak. "Jocelyn, magpahanda ka ng dinner. Nandito si Teresa at Marco. Parang may mahalaga silang sasabihin sa atin," sambit ni Don Alfredo. "Mom, Dad, may sasabihin sa inyo si Marco," sagot ni Teresa. Habang nasa dinner sila, hiningi ng pormal ni Marco ang kamay ni Teresa sa mga magulang nito na pakasalan sa simbahan. "Sir, Ma'am, nandito ako ngayon para pormal na ipagpaalam si Teresa sa inyo na magpapakasal kami sa simbahan." Natahimik si Don Alfredo at napatingin kay Doña Jocelyn. "Nasa tamang isip na kayo. Nandito lang kami ng daddy niyo. Susuportahan kayo namin," sabi ni Doña Jocelyn. "Mahalin mo si Teresa, Marco, at huwag mong paiiyakin," sambit ni Don Alfredo. Masaya silang nag-uusap at nagplano sa kanilang kasal hanggang dumating ang araw na pinakahihintay nila. Dumating na ang araw na pinakahihintay ng lahat, kasalang Marco at Teresa. Nakahanda na ang lahat dahil sa beach wedding gaganapin ang kasalang Zamora at Vasquez. Mas pinili nilang ikasal ng hapon kaysa sa umaga. Masaya ang lahat habang nag-aayos. Nakaredy ng magkaibigan sina Ray, Harold at Titus, kasama nila si Marco na nakahanda na din sa pagbaba ni Teresa. "Kamustang ikakasal?" tanong ni Ray kay Marco. "Kabado na sobrang saya dahil hindi ko ito naramdaman nung una kaming kinasal," sagot naman ni Marco kay Ray. "Are you ready?" tanong naman ng bridesmaid ni Teresa na nakangiti pa ito sa kanya. "Yes, I'm ready. Are you ready too?" balik na tanong ni Teresa sa babae. "Yes, ready na ako," nakangiting sagot ng babae kay Teresa. Nagsalita na ang MC at tinawag na sila para sa line formation. At magsisimula na ang gaganaping ceremony. Halos okay na ang lahat, si Teresa na lang ang kulang. Hinahanap naman ni Ray kung sino ang partner nito at sinabi ng organizer na bababa na ito kasama ni Teresa. Habang si Harold naman ay nagulat sa kanyang partner dahil hindi niya akalain na si Maricel ang kanyang partner. Habang pababa naman si Teresa ay halos maluha-luha naman si Marco sa saya nang makita nito ang asawa na nakasuot ng napakagandang gown. Tugtuging pinapamagatang Beautiful in White. "Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white." Habang papalapit na si Teresa, ay hindi maiwasan ni Teresa ang maluha at ganoon din ang mga magulang nito. Halos lahat ng mga kaibigan ni na Marco at Teresa nakuha na din sa saya dahil ito na talaga ang tunay at masasabing masayang masaya sila sa lahat na nangyari sa kanila at humantong ito sa napakasayang araw para kina Teresa at Marco. Matapos ang ceremony ay nagkasiyahan na ang lahat. Nagpasalamat naman sina Teresa at Marco sa lahat ng dumalo sa kanilang kasal. Walang pagsidlan ang kasiyahan nila Teresa at Marco sa mga sandaling iyon. "Thank you so much, Ray, my cousin who's always been with me, Harold, my best friend, and Titus, maraming salamat at pinagbigyan niyo ako," ani ni Teresa. "Tama na ang pasasalamat," ani ni Ray at ni Marco dito at niyakap ito. "Congratulations." Nagyakap pa na silang tatlo ni Harold, Ray at ni Titus. "Hihiramin ko muna ang asawa ko," paalam ni Marcos sa tatlo. Nilakad-lakad silang dalawa ni Teresa at ni Marcos sa dalampasigan. "Marco, maraming salamat. Mahal na mahal kita," sambit ni Teresa. Hinalikan naman siya ni Marcos sa noo. Sabay sabi na, "Mahal na mahal kita, Teresa." Maraming salamat sa pagsubaybay sa kwento ni Marco at ni Teresa. Hanggang sa muli nating kwento, maraming salamat. God bless us all.